Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal yan! Para sa mga motorista, ang episode na ito ay hatid namin sa inyo. Kung mapapansin, required na ang mga driving school sa pagkuha ng lisensya. Bagamat dumadaing ang marami sa presyo, this is one of the efforts of the government to ensure that the streets are filled with drivers and motorists that are well-informed. Iyong alam ang kanilang karapatan at responsibilidad sa daan. At bilang refresher sa ating mga motorista, pakinggan natin ang mga susunod na report. Parusa sa mga driver na nagpapasabit ng pasahero sa kanilang sasakyan. Alamin, ang pagpapasabit sa jeep ay hindi lamang delikado kung hindi ilegal. Mahigpit itong ipinagbabawal ng Land Transportation Office. Ano nga ba ang parusa sa mahuhuling may sabit na pasahero? Tutukan sa report na ito. Para iwas late sa eskwela o trabaho, o minsan para makauwi agad, isa sa mga opsyon ng mga commuter ay ang pagsabit sa jeep. Sa kasagsagan kasi ng panakanak ang ulan na sinamahan pa ng mabigat na daloy ng trapiko, marami ang hindi naalintana ang disgrasya makabiyahe lamang. Ang gawaing ito, bagamat convenient, ay hindi pinahihintulutan ang kinauukulan. Ito ay paglabag sa Joint Administrative Order No. 2014-01 ng Land Transportation Office sa ilalim ng Violations of Traffic Rules and Regulations. Ayon dito, hindi dapat pahintulutan ng driver ng anumang uri ng sasakyan na sumabit ang kanyang pasahero sa anumang bahagi nito habang ito ay umaandar. Ang driver na mahuling may sabit na pasahero ay maaaring patawan ng multa na 1,000 piso. At sa ating susunod na paalala, parusa sa overspeeding. Alamin, para maging ligtas ang pagliko sa korbada, dapat ay mag-slow down. Pero paano kung ang motorista ay nag-overspeed? Ano nga ba ang karampatang parusa sa kanya? Heto, alamin sa report na ito. Dahil isa ang pagpapatakbo ng mabilis sa nagiging dahilan ng pagsemplang ng isang motor, dapat ay laging tandaan na mayroong itinakdang espesipikong speed limit na nakasaad sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code para sa mga motor, sasakyan, truck at mga bus. Para sa open country roads, ang takbo ay dapat nasa 80 km per hour ng mga motor. Kung nasa boulevard naman na walang mga blind corner, 40 km per hour lamang dapat ang bilis ng takbo. Kapag naman nasa kalsada o daan na may mga traffic lights, nasa 30 km per hour dapat ang takbo ng motor. At kung nasa mga crowded na daan, papalapit sa intersection sa blind corners o nasa school zone, nasa 20 kilometers lang dapat ang bilis ng takbo mo. Kung ikaw ay nag-overspeed at nilampasan mo ang mga nabanggit na speed limit, narito ang babayaran mong multa ayon sa Land Transportation Office. 2,000 piso para sa first offense. 3,000 piso at suspensyon ng lisensya ng hindi bababa sa 3 buwan sa second offense. 10,000 piso at 6-month suspensyon ng lisensya sa third offense. At sa fourth offense ay pagsasawalang bisa o revocation ng iyong lisensya. Dumako naman tayo sa parusa sa snob taxi. Alamin, hindi na bago ang reklamo mula sa mga pasahero ukol sa mga driver ng taxi na nangongontrata at pumipili ng isasakay. Paulit-ulit na panawagan ng kinauukulan, ang ganitong practice ay ipinagbabawal at nararapat na parusahan. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng driver na sangkot dito? Alamin sa report na ito. Karapatan ng bawat isa ang maayos at epesyenteng sistema ng pampublikong transportasyon. Ngunit minsan, napapasakamay ang mga computer sa mga mapanlamang na driver. Gaya na lamang ng mga driver ng taxi na hindi gumagamit ng metro at nangongontrata ng mga pasahero. O iyong mga namimili at tumatanggi ng isasakay dahil malayo ang destinasyon nito. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay patuloy sa pagsugpo ng mga ganitong uri ng driver
o yung mga tinatawag na snub driver. Ito ay sa ilalim ng programang anti-snubero na layong pangaralan ang mga driver na may kanya-kanyang panuntunan. Ayon sa Joint Administrative Order 2014-01, ang mga naturang driver ay dapat humarap ng kaparusahan. Ang sino mang mapatunayang gumawa nito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso sa unang offense. 10,000 piso naman ang multa at maaari ring ma-impound ang unit ng sasakyan sa loob ng 30 araw sa ikalawang offense. Habang 15,000 naman ang multa at pagbawi ng Certificate of Public Convenience o CPC ng sasakyang ibinabiyahe ang maaaring ipataw sa may sala sa ikatlo at sa mga susunod pang offense. Ang mga driver, siyempre, mayroon ding responsibilidad sa kalikasan. Pakinggan yan sa susunod na report. Parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Alamin, ang mga kotse na nagbubuga ng maitim o mapinsalang usok ay senyales na dapat na itong ipasuri para maipaayos. Gayunpaman, ang iilan sa atin ay patuloy lang sa paggamit at pagmamaneho ng mga ito hanggat hindi pa ito tumitirik. Ngunit, ayon sa batas, ipinagbabawal ito. Ano nga ba ang parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyan na nagbubuga ng usok? Alamin sa aking report. Ang pagmamaneho at pag-aari ng sasakyan ay isang responsibilidad dahil bukod sa mga panuntunan sa daan na dapat sundin, may mga pamantayan ng mga sasakyan na dapat panatilihin upang masiguro na ang iyong sasakyan ay ligtas na maibabiyahe. Mas kilala ito sa tawag na maintenance. Kapag hindi sinusuri ang sasakyan at patuloy na ginagamit, maaari itong maging abala sa iba at banta sa kaligtasan ng marami. Isa sa mga pangunahing nirereklamo dito ay ang mga sasakyang nagbubuga ng itim at mapaminsalang usok. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, nakakaambag ito sa air pollution at mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 8749 o ang Act Providing for a Comprehensive Air Pollution Control Policy and for Other Purposes. Nakasaad sa batas na ito ang regulasyon para sa lahat ng uri ng sasakyan at makina nito, kung saan hindi mabibigyan ng rehistro ang isang sasakyan kung hindi ito pumasa sa emission standards at hindi nakapagsumite ng Certificate of Conformity mula sa Department of Environment and Natural Resources. Ang sino mang mahuli na nagpapatakbo ng sasakyan na nagbubuga ng mapaminsalang usok ay maaaring pagmultahin ng 2,000 pesos para sa first offense, 4,000 pesos naman para sa second offense, at multa na nagkakahalagang 6,000 pesos at suspensyon ng ORCR ang ipapataw sa pangatlo at mga susunod pang offense. Ang ating susunod na report, simple ngunit laging nakakaligtaan. Kaya bilang paalala, parusa sa illegal loading and unloading in prohibited zones. Alamin, hindi purkit bakante ang kalsada at mayroong mga pumapara na pasahero, ay maaari na itong agad na isakay ng bumabiyahing sasakyan, lalo na kung ang lugar na ito ay hindi angkop na pagbabaan o pagsakyan. Ano nga ba ang maaaring parusa sa mga ito? Alamin sa aking report. Mayroong mga nakatalagang lugar kung saan lamang pwedeng tumigil ang isang sasakyan para magsakay o magbaba ng pasahero. Ito ay para mapanatili ang kaayusan ng daloy ng trapiko, maiwasan ang antala sa daan at masiguro ang kaligtasan ng mga commuters. Ngunit marami pa rin ang tumitigil na lang kung saan ito may maabutan na pasahero. Paalala ng otoridad, mali ito at ipinagbabawal dahil ayon sa tala ng Land Transportation Office o LTO ng mga illegal na practice sa daan, ang illegal loading and unloading in prohibited zones ay isang obstruction sa free passage ng ibang sasakyan at maaaring ilagay sa alanganin ang mga pasahero. Ang sino mang mahuli na gumagawa nito ay pagmumultahin ng 1,000 piso. At sa susunod na ulat, parusa sa mga motoristang bumabiyahe na paso ang ORCR. Alamin, isang requirement ang pagkakaroon ng updated na ORCR na makukuha sa pagrerehistro ng iyong sasakyan. Ito ay mahalaga at madalas na hinahanap sa mga checkpoint o kung nasangkot ang isang motorista sa isang aksidente. Ano kaya ang parusa sa mga nagmamaneho ng sasakyan na hindi rehistrado? Alamin sa aking report.
Bagamat walang sistema na nagmo-monitor kung ang isang sasakyan ay rehistrado o hindi, maliban na lang kung nahuli itong bumabiyahe sa kalsada, mahalaga pa rin na sumunod ang may-ari at driver nito sa mga pamantayan ng otoridad. Bukod sa requirement ito, ito ay para mapanatili ang kaligtasan sa kalsada at masiguro na ang mga motorista ay responsable sa kanilang mga tungkulin sa daan. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, ang pag-expire ng rehistro ng sasakyan at panahon kung kailan ito nararapat na iparehistro ay nakabatay sa huling dalawang numero ng plate number nito. Ang rehistro ng sasakyan ay taon-taon dapat na nire-renew. Dito nakukuha ang ORCR o Official Receipt at Certificate of Registration na nararapat dalhin sa tuwing binabiyahe ang isang sasakyan. Ang sinumang mahuling bumabiyahe na paso ang ORCR ay maaaring patawan ng multa na 10,000 pesos. Kung lumampas na sa isang buwan na hindi ito nare-rehistro, i-impound ang sasakyan at i-release lamang sa sandaling narehistro na ang sasakyan at nabayaran na ang kaukulang multa. Parehong parusa rin ang ipapataw sa mga mahuhuling gumagamit ng mga peking registration documents. Parusa sa nagmamaneho ng depektibo ang parte ng sasakyan. Alamin, ang mga sira at depektibong parte ng sasakyan ay dapat na agad na pinapalitan at pinapaayos. Dahil bukod sa banta ito sa kaligtasan ng nagmamaneho at mga motoristang kasabay nito. Dagdag gastos at abala rin ito dahil mayroon itong angkop na kaparusahan. Ano kaya ito? Pakinggan ang aking report. Ang pagmamaneho ng motorsiklo o sasakyan na may sira o depektibong parte ay mahigpit na ipinagbabawal ng Land Transportation Office. Ito kasi ay banta sa kaligtasan ng driver at mga motorista na kasabayan nito sa daan. Ayon sa LTO, ang pag-ooperate ng sasakyan na defective, improper, na gumagamit ng illegal na accessories, devices, equipment at parts ay kabilang sa listahan ng grave violation. Kaya paalala ng kinauukulan, siguruhing maayos at functional ang lahat ng parte ng sasakyan bago ito paandarin. Ilan lamang sa mga parteng sakop nito ay ang busina, blinkers, brake, mga early warning device, windshield, wiper, mga salamin at ang mga sumusunod. Ang sinumang mahuling lumabag dito ay maaaring pagbayarin ng 5,000 piso. At bukod sa multa, maaari ring i-impound ang sasakyan at hindi ito pahintulutang tubusin hanggat hindi pa napapalitan at nai-install ang kapalit na parte nito. At para sa ating throwback report, bus at modern jeep, nagkagit-gitan dahil umano sa agawan ng pasahero. Parusa sa nagmamaneho, alamin. Isang bus at modern jeep ang nagkagit-gitan sa kahabaan ng Espanya sa Maynila dahil umano sa agawan ng pasahero. Ayon sa kinauukulan, may manifestasyon umano ng road rage na makikita sa mga driver. Ang mga parusang pinataw sa mga driver, alamin sa report ni Angelica Cosme. Sa video na ito, ang konduktor ng modern jeepney nakausap ang driver ng bus na katabi nito sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila. Maya-maya pa, nang maunang umabante ang bus, halos madikita nito ang modern jeepney. Sa iba pang mga video, nang nasa gitna na ng kalsada ang dalawa, makikita ang hinarangan at ginit-git ng bus ang modern jeep na nasa inner lane. Halos mag-agawan ito sa isang linya na kung tutuusin ay malawak na kalsada. Saglit lang na magkalayo ang bus, ang modern jeepney naman ang humabol dito para gumanti. Ginit-git din ito ang bus at doon naghiyawan ang mga taong nakakita sa insidente. Git ng driver ng modern jeepney, sa Morayta pa lamang ay inaagawan na siya ng mga pasahero ng bus. Ayon naman kay Attorney Teofilo Guadis III, chairman ng LTFRB, makikita sa mga driver ang elemento ng road rage na aniya maaaring magdulot ng takot at kapahamakan sa mga pasahero nito. Noong nakaraang taon, inihain ng mga mambabatas ang House Bill 8991 o ang proposed Anti-Road Rage Act of 2023. Bagamat hindi pa ganap na batas, kung maipapasa, nakasaad dito na ang sinumang nasangkot sa road rage kahit pa wala itong naging pinsala, ay maaaring makulong ng mula 6 na buwan hanggang 1 taon at pagmultahin ng 50,000 pesos hanggang 100,000 piso depende sa desisyon ng korte. Kapag nagdulot ito ng damages of physical injuries, maaari itong makulong ng 2 hanggang 4 na taon at pagmumultahin ng 100,000 piso hanggang 250,000 pesos.
Habang kapag nagresulta naman ito sa pagkamatay ng isa sa mga partidong sangkot sa road rage, maaaring makulong ang may sala ng 6 na taon hanggang 12 taon at pagmultahin ng 250,000 pesos hanggang kalahating milyong piso. Samantala, dahil hindi pa ito nag-a-apply sa insidente, pinatawa ng parusa ng kanya-kanyang kumpanya ang mga driver. 7 araw na preventive suspension ang walang sahod ang hatol sa driver ng modern jeepney habang sinibak na ng AST Trans ang nagmamaneho ng bus. At yan ang mga nakalap nating report ngayong Linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ako po ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!